Sir, sa assessment po ninyo sa mga bankhouses, kamusta po? Mabuti-buti. Actually, hindi na mabago. Halimbawa, dikit-dikit lahat. Yun ang dinireklamo ng ibang agency. Sinasabi na dikit-dikit, baka delikado sa sunog. Mm-hmm. Tapos yung mga wiring, mabuti-buti na. Hindi na kagaya ng dati. At saka yun na nga, yung mga dingding. Yung kitchen and toilet facilities, pa masyadong maganda. Pwede na siguro, at least meron silang magamit, pero sabi naman nung isang family na tinanong ko, maayos na, pero wala pang ng kuryente. So, binigyan na lang sila ng mga lamp na temporary. Pero, yun na nga, akala ko, pagdating namin dito, hindi pa tapos eh. Sinasabi nila, tapos, diyan ako nagulat eh. Akala ko, tapos na eh. Magandang maganda sir, medyo quality of living compared sa mga houses nila. Siyempre, mas mabuti kasi sa tent. Pero temporary, talaga naman temporary lang ito. Pero nakita ko nang dun sa pagpasok natin, may malaking karatulang nakalagay hanggang June 30 lang. So siguro pag-uusapan na lang, private kasi ito, lupa na ito eh. Private na lang, siguro kailangan pag-usapan ng city at saka ng yung may-ari. Kung baka sakali pwede extend. Kasi ang plano, 2 years. 2 years. So, June 30, hindi naman siguro pwedeng in 5 months, gigibain lahat ito bago tayo. Correct. Oo. Sir, by recommendation, ano po yung magiging recommendation? Well, first of all, dapat yung report nila yung tama. Sinasabi nga nilang tapos, hindi pa tapos. Tapos yung turnover, bilisan na nila. At nakita mo, hanggang ngayon, umuulan pa. Rainy season dito ngayon eh. Itong rainy season dito sa amin. So, pagka yung mga iba nakatira pa sa tent. So, kailangan madali na para mailipat na. Tapos, ang DSW din ang magsasabi kung kulang pa yung naitayo. So, 222 ang kanilang target. Kung sapat na yon, palagay ko kulang pa dahil ang daming homeless eh. So, tingnan natin, sana masabi na ng DSW matapos na yung turnover para makita na nila kung kailangan pa ng dagdag, maidadagdag na bank houses. Pero ang policy yata ni Secretary Lacson, imbis na magtayo ng bagong bank house, magpadala ng materials. Nakita natin, may mga materials na nakita tayo. Pero wala akong masyadong nakitang lahat ng heavy equipment, private, na nakita ko. Wala akong nakikitang mga gamit na galing sa national government. Ano yung baka sakali dahil nandito tayo sa city, sa Tacloban, baka doon sa ibang lugar, nandun sila, tingnan natin. Kaya tayo mag-inspection. Pero napunan nyo ba? Pag mula nung airport hanggang dito, wala akong nakita kahit isang sasakyan na galing sa national. Wala akong nakitang office, wala akong nakitang tao na galing sa national government. Ito lang yun sa DSWD, the field office. Diba? Silang unang nakita kong presence ng national government. Sir, alam mo naman, pagka ganitong sitwasyon na gusto natin, mas mabilis, mas madami, kaya naman siguro yung mag-respond ng mas marami ang respondent. Dahil siguro, alam ko yung city, ginagawa na yung lahat. Pero siyempre, national government pa rin ang inaasahan dahil napakalaking trabaho ito, ang dami talagang gagawin para sa rehabilitation and reconstruction. Pero wala financial assistance galing sa national government, sabi nila. Wala pa yata silang nakikita eh. Kaya nabasa ko yung report nung isang araw, yung si Mayor ng Giwan, ang title eh, Where's the Money? Oo nga, Senator. Pwede pong pakiano yan? Yun ang gusto kong pag-aralan sa nasusunod eh, dahil yun ang problema. Alam naman natin, milyon-milyon na dolyar ang pinadala dito sa atin. At sana magamit na. Nasaan? Gusto namin malaman kung nasaan para ma-appropriate na kung saan dadalhin, kung saan gagamitin yung pera. At kasi naging policy ng national government, walang ibibigay sa LGU. Sila ang national government lang ang gagamit ng mga pondo na pinadala sa atin, ng mga donation, yung galing sa UN, yung galing sa mga individuals, galing sa mga NGO. Alam naman natin na yung response ay napakaganda, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya sana yung mga pondong yun ay magamit na, makita na natin. Pero if the national government is the one who will implement, eh, kailangan nandito sila. Kagaya na sabi, I don't see them. So are you satisfied with what you're seeing so far?
Well, it's better than it was before. Merong mga areas na wala na, hindi na pwedeng baguhin, hindi naman pwedeng ilipat yung mga bunkhouse dahil naitayo na. But the conditions of the bunkhouses are better than they were before. Para sa iyo, magupit na ba yung tatlong buwan na paghihintay para maging... Well, what's today? Oh, labis na tayo sa 3 months. Malupit na yun. Oh, mahaba-haba ng konti. Pero at least meron... at least may resulta na at saka nakikita natin yung nakapag-usapan kung namang may resulta. February daw yung kanyang turnover, sabi ni Duque, sabi ng picture. February daw yung turnover. Well, it's February now and so far 20% pa lang, kulang 20% ang nata-turnover. So kung magagawa niya in the next 2 weeks, din napakaganda sana. Sir, di po ba yung bunkhouse itinitin ko? Kasi kung kami taga rito po kasi kami tags na tagpaman senator, kapag ang kinakausap ng mga tao, mas gusto talaga nila na materials. Kaya naman yun ang naging unang decision, one of the first big decisions ni Secretary Mike. Ito nga para doon sa talagang walang kabahay-bahay. Pero yung mga meron pang pwedeng ayusin, bibigyan na lang ng mga building materials. So, nakita natin yung mga iba, yung mga private na houses na dati yun nung dumaan kami noon, wala na mga bubong, eh meron na bago yung mga GIC. So at least gumagana na yung pag-turnover ng mga material.